Magandang umaga sa inyo mga ka-pwiring, mga ka-yabi. Napakainit ng araw, ano po? Malakas ang simoy ng hangin. Maganda po yung panahon natin ngayon. Ngayon po umaga, meron po kayo babahagi sa inyo. Kasi po kagabi, may kumatok sa aming bahay. Siguro mga 8:30 na ng gabi. Kumutok sa aming bahay, tapos tirik daw sila. May mga kargang mga panda, mga namalingki daw sila. Ayun, tumirik sila. Biglang namatay daw yung owner. Hindi na umandar. Ngayon mga kaibigan, pinuntahan ko po yung owner. Tapos, ginawa ko munang paraan para makauwi sila. Kinadyot ko. Ako na lang yung nagmaniho para makauwi. Tapos ngayong umaga ko na siya gagawin. Kaya narito po ako sa panin niya. Dala ko na po yung starter. Dala ko na siya. Ngayon ko na po siya yung check ko paano. Patulog po ako sa aking munting anak. Meron po akong dalawang hilpir. Papakilala ko po sa inyo. Andito po sa aking harapan. Yeah. Yeah, mga kaibigan, meron po akong ano, meron po akong patulong ako sa aking anak sa ano, sa pag-vlog kasi nahirapan ako mag-isa. Oh, inaayos niya po yung set ng stand ng camera, ano po, mga kaibigan. Yan po yung aking anak na pangalawa. Inutos-utosan ko po siya, mag-abot-abot na mga tools, mga gamit. Eh, ang ano rin po ay para kalikot din po mga itong mga ito. Mahilig din magpara gawa-gawa. Siguro may pinagmanahan na po. Nag-hire din po tayo ng ano, matibay na driver o nandito. Mayroong driver na na extra o. Yan po ang aking driver o. Yan po mga kaibigan, meron pa akong katulong ngayong umaga. Kaya pansin po ninyo, dito po yung starter, nabungkal ko na siya. Bungkal ko na. Naglalagatak lang po ito. Naglalagatik lang. Mga kaibigan, nakita ko yung promo lagad nandito. Loose connection. Loose connection na mga kaibigan. Mga kawayarin. Buti nga hindi na grabe. Puto lang ito. Ngayon gagawin natin dyan. Lagyan natin ng battery lag lang. Hinang. Pero tinanggal ko na. Dinis-assemble ko na mga boss. Kasi marumi na rin siya. Oh. Humingi ako ng kalahating litro ng unleaded. Hugasan ko na siya, gagansahan na. Para malinis siya bago ko siya ikabit. Suwerte naman yung mayari kasi wala naman siyang ganong bibilihin. Ito lang, dudugtungan ko lang siya dito. Nag-i-spark lang siya dito, nag-tulos connection. Dito siya. Una pong gagawin natin mga ka-wiring. Siyempre, kakalasin ko muna itong solenoid. Tapos, lilinisan ko, babrasin. Kuha tayo ng gasolina. Hindi na ako tuloy ng gasolina dun sa may-ari. Kalahating gasolina lang pwede. Yan mga kaibigan, upo pala sa mga ka-group, group chat ko po sa mga sa Facebook, upo sa sinaliha ko po sa Facebook. Papasalamat ako dun sa mga nag-comments, nag-suggest, dun sa ipinus ko pong timing build, mga posibleng pangyari, mga naputol po yung timing bit. Ano po? Napakarami pong nag-comment, nag-suggest dun sa Facebook kung bakit, kung ano ang mga dahilan, kung bakit naputol, ano ang nagiging cause ng pagkaputol ng timing bit. Ano po? Nagpapasalamat po ako dun sa mga nag-comments. Napakaganda po na inyo pong mga komento. At sa pool naman po dun sa pagpaklas namin ng cylinder head, tumali naman po yung mga comments po ninyo.
kung ano mga pwedeng masira, kung ano magiging damage. Actually po, pagbukas namin yung cylinder head gasket, tama po yung sinabi ng iba, mapuputol yung rocker arm, mapuputol yung kung ano yung tatamaan ng ano, ng piston. Kaya po, pagbungkal po namin yung rocker arm, yung cylinder head, pagtingin namin, may isang balbula po, mga kawiring, mga kalyabi. Meron po, tama po, meron pong nabaluktot na isang balbula. Pag-check po namin doon sa balbula, baluktot po talaga yung balbula. Binuksan namin na Everest, Port Everest po pala yun. Ay, papansin po naman ninyo yun doon sa, ano, sa vlog ko, doon sa part 1 ng aming po. Part 2 po ng aming pong pagbablog. Hindi pa po tapos kasi wala pa po yung mga piece, ha. Ay, nahintay pa po namin. Order pa po daw po yung Manila pa. Thank you. Ito po, expensive po na yun. Mga pizza. Ito po, simulan na po natin. Yan po mga kaibigan, nag-loose connection siya. Oh. May tali lang pala siya. Nagkaroon siya ng supply. Tatawid siya dito. Punta na siya ng armature. Ngayon, hindi siya iikot kasi yung corrosion. Loose connection na siya. Yan ang po lilinisan dyan. Linisan ko muna po ng gasoline. Nandito pala yung isa nating ano, cameraman. Hello mga kaibigan, no? Yan po yung bunso kong anak na lalaki. Yan. Cameraman. Ay, gusto rin ata mag-electrical nito. Pag nagagawa pa po mga kaibigan, nandyan yan. Nanonood ang mga yan, nag-aabot-abot ng mga tos. Pero hindi ko po yung pinagtatrabaho kasi bawal po yan sa atin. Yan. Pero chinuchotor ko na sila habang ano, nanonood sila sa akin. Nagtatanong-tanong sila sa akin, ano po papa yan? Ganyan. Kaya sinasabi ko na, okay, nandiyan naman sila. Okay, bigyan. Nanonood sila sa akin. Tawag po dito, Bendix Ride. Ito yung nagpapaipot dun sa makina. Ano po? Yan. Ito yung armature. At puproduce siya ng magnetic field effect. Pagka nagsalubong na yung South Pole saka North Pole, nagkakaroon siya ng reaction para siya umikot. Ano po? Yan po ang purpose nito. Nakakabit yan dyan. Iikot yan dun sa flywheel. Tapos, kakaroon siya ng ikot. Mag-i-start na yung sasakyan. Ito naman po yung solenoid, parte ng starter. Trabaho naman po nito kasi po ito yung lumalabas. Yan, lumalabas siya. Ang trabaho naman po nitong solenoid, ito yung naghihigop. Ano po? Meron siya dito yung fork. Ito yung tawag, yung parang salanga ng tirador. Yan. Sinisikwat niya yan. Pag nagkakuryente itong solenoid, sisikwatin niya yan. Tatama doon sa flywheel. Iikot na yung makina. Ngayon, pag nawala ng supply ito, solenoid, kuryente ito. Pag nawala niya ng kuryente, bibitaw ito. Ayan, bibitaw na siya. Kaya ito, umaatras itong bigla. Ayan. Pagkasira susi, hindi siya bibitaw. Yun, doon nasusunog yung starter. Ano po? Number one, check po natin. Commutator, okay. Check natin, Bendix Ride, okay din po. Medyo may kaunting kain na. Yan naman po ang mga cost niyan. Pagka meron na pong bungi yan, hindi mo na yan madala sa one click start. Hindi na yan madala sa one click start.
Tapos karamihan na trouble nito, mga pang Toyota ito ay 4K. 4K ang makina niya. Karamihan niya, itong bushing. Pagka nagkaroon ng lamat dito yung mga kawairing. Pag nagkaroon ng lamat yan dyan, it means sayad po yan. Sumasayad siya sa pin coil. Ito yung pin coil, mga kaibigan. Yan, dudungawin po natin yan pag may bakat ng sayad. Hard starting ang cause. Hard starting ang cause niya. Yan, mga kaibigan. Pag sumayad siya dyan, ang cause niya kaya sumasayad, ito naman siya, bushing. Pag kalug yan, siyempre, madidisalay na yung armature. Yan, kaya bumibigat yung andar ng sasakyan. Ano po? Sobrang lakas ng magnet yan, mga kaibigan. Yan. Pagka sumayad yan dyan, mag-i-stack up yan, maglalak yan. Yan yung nakakalabog lang. Plug! Nakakalabog lang. Kaya hindi na-start. Yan po, i-check natin dyan. Dalawang bushing yan. Isa sa ilalim, isa sa ibabaw. Yan po. Yan. Isa sa ilalim, isa sa ibabaw. Yan. Yan sa ibabaw, bushing din po yan. Papasok natin ito. Yan. O. Actually, mga kaibigan, ay okay pa. Hindi pa gaano siya. Wala pang clearance. Hindi pa siya alog yung cover niya. Okay pa ito, mga kaibigan. Simulan na po nating maglinis. Mga kaibigan, unahin po natin yung armature. Importante po, mga kaibigan, nililinisan po talaga ito. Kasi ang langis, maraming klase ng langis. Yung may langis na tinatawiran po ng kuryente, meron naman langis na insulated oil. Ayun. Pagka yung mga carbon po dumikit dito sa mga langis, nagkakaroon ng conductor, yan po nagiging cause ng shortage. Next po yung ano, failed coil. Yan, napaka-importante po yan na hindi basa. Yan, no? Makikita po ninyo may carbon, may langis. Yan, pagka sumuhot po yun dyan, pag tinister mo po yan, lalo pa, ang ginagamit pong pantister dito ay AC current, yung 220. Kasi ang 220, napaka-sensitive, malayo pa yung conductor sa insulito. Pagka shorted, umiilaw agad. Meron pong pantisting. Kaya po gasolina kasi sa field coil ay pinanlilinis, mabilis pong matuyo. Masakit sa ulo. Yan po advice po kasi ng mga veterans. Kasi po yan mga naman ay natutunan natin yan sa mga veterans. Mga kaibigan, veterans. Mga kaibigan, napakaganda pa ng carbon, mahahaba pa siya. Yan po naman ang trouble lang yan, loss connection. Hindi po tumatawid yung kuryente. Ito, gagawin po natin yan. Kukuha tayo ng battery lug o i-terminal na malaki. Hihinangin. GSM Blue. Hindi po yan ha. Gasolina po ang laman yan. Baka naman GSM Blue ay yung ipanlinis natin. Malalasing yan.
Next. Solenoid. Maraming salamat po sa nag-shoutout. Maraming salamat po. Shoutout po sa mga nag-comment doon po sa Facebook Live. Doon po sa Facebook, sa group chat namin sa Samahang Mekaniko ng Pilipinas. Nag-post po ako, mga kaibigan, ng timing belt. Ano ang cost ng pagkaputol ng timing belt, ano ang pwedeng masira. Maraming salamat po at marami po ang suggest. Karamihan po ay talaga po namang tumbok po yung kanilang mga sagot. Ang pinakahuli, mga kaibigan, dyan nililinisan natin niya yung ano, ito yung ulo, kasi yan talaga napakadumi oh. Natin. Po sa mga beginner dyan, kung pwede po aral po kayo mag electrical, napakarami pong ano, sasakyan ngayon, hindi po nagagawa. Minsan po ay mga customer po talaga yung gahanap ng mga electrician. Kung talaga mahilig lang po kayo mag kalikot, hilig ninyo, manood lang po kayo sa mga tutorial, napakarami po sa YouTube, iba't ibang techniques, iba't ibang suggestion, iba't ibang mga klase ng pagtuturo. Hikayat ko yung mga beginner dyan. Yan tutoy at ano, ang amoy. Pasaran mo yung ano, pinto. Maamoy niya ano. Mama mo yung pinto, ay ano, gasolina. Sa taas. Mga kaibigan, malapit na matuyo. Pag-evaporate po niyan, mamaya wala na, pwede na po ikapit siya. Asimbuli na po mamaya.
Ayan ang aking helper. Mga kaibigan, magkakaroon tayo ng symbol. Gasymbol na po. Maglagay po tayo ng kumaalog. First step, mga kaibigan. Importante meron po tayong ganito. Minsan, yung hingi minsan sa ano, sa mga mekaniko, yung mga liner na nag-overhaul. Pwede ka pang humingi ng mga ganito. Special yan. Parang, for example, yung ito yung ulo ng starter. Kahit solo ko lang gumagawa, wala kang helper. Patong mo lang siya. Hindi siya matutumba. Yan po ano. Yan po ginagawa ng ibang mga master. Yan. Una po, grasa muna. Lagyan po natin yung grasa para bumilis yung ikot, saka para tumibay na rin yung bushing, lifestyle ng bushing. Ayan po mga katutok, ayan po tanso yan, kasi hindi pwedeng bakal sa bakal yan. Ang bakal kasi, bakal sa bakal, nagkakaroon ng friction na para uminit. Friction, uminit siya, hindi gaya ng metal to bronze, magkaiba siya ng ano, magkaiba siya na friction. Matagal siyang lumipis yung pagkabakal. Tsaka madulas siyang umikot. Pero kung bakal, lalagyan natin ng bakal o kaya lata, sasama yan sa bakal, iinit, babaga siya. Kaya hindi advisable po dyan yung mga lata. Pwede po yun, bushing, lalagyan mo ng ano, ng lata, pero sa loob, hindi doon sa tatamaan mismo nung pinakaihi nung ano, ng Bendix Rive. Yan, susunod po natin yung Bendix Rive. Yan. Ilalagyan po yan dyan sa loob ng grasa. Malukot. Yan ang po, kaya po nilalagay niyan. Rasang yan. Pagka marumi po yan, sumasama sa ikot yan. Dapat siya freewheeling. Yan. Freewheeling. Pagka yan, binaba mong ganyan, na hindi sumama yan, delikado po yan. Kahit ayos yung susian mo, sasama po yan sa ikot. Sama siya sa ikot. Kaya meron siyang grasa. Makapansin po ninyo, ito, defective na yung ngipin. Bihira na po itong mawangklik. Mga first attempt, second attempt, yan, saka lang papasok yan. Kasi, pud-pud na yung ulan. Sunod, mga kaibigan, yung nakita natin, may carbon po bagaw. Mas naniliha po natin yan. Kikintab yan. Parang gold. Pag binitawan ko po ito, kikintab na yan. Parang gold. Bakit po natin nililiha yan? Ano po ang purpose na pagliha na commutator? Yan po kasing commutator. Yan yung tinatamaan ng carbon para tumabid yung kuryente rito, magkaroon ng field effect, ano po, ng magnet. Ngayon, pagka madumi po yung commutator na yan, pagka maitim na, kasi ang carbon, pag gamit na, nasusunog ang carbon. Siguro mga 30% na lang yung function ng kuryente, bumabagal yung ikot. Pagka gamit na po yung carbon ay mahina na po yung continuity or conductor na kuryente. Kaya po yung nililisan.
mintab na po mga kaibigan. Gusto kong sabihin, malinis na siya. Lagyan na natin ng grasa sa dulo. Po natin ng kaunting padulas. Ang trabaho naman po nito, ito yung sumisikwat dun sa bendix rib. Ito yung sumisikwat, ito yung humihila pabalik para hindi siya sumama sa ikot. Lagyan din po natin dito para walang, pagka meron kasi mga grasa mga kaibigan, pag-start mo, walang ganong maririnig na no, ingay sa loob. Check natin kung bumabalik. Pindut-pindutin. Yan, lumalabas. Tingnan mga kapatid. Hihilahin niya na solenoid. Oh. Kunwari ito yung solenoid niya. Masama. Solenoid. Meron siyang kalawit. Kalawit na yun, yung parang kamay. Yan yung maghihila doon. Dito. Yan yung maghihila dyan mga kaibigan. Ah. Pasok natin. Akawitin natin yan. Iaangat po natin, kakawit, ikakawit po natin dyan no? Bago natin ipapasok. Yan naman po yung sa starter, ito yung jumper, karamihan, laging katabihan ng armature. Hindi yan pwedeng mabaliktad kasi yan, pag nailipat mo dyan, malayo na yan jumper. Kaibigan, lilinisin po kasi yan ay madumi na. May dumating pong customer, may dumating, papagawa po ng alternator. Harap na dyan. Tapos dismal lang. Mara pa yan din ang karga alternator mo. Kapag ano ko sa pag-aga, nag-under pa man.
Tapos subag ko pag ano ko round trip ko ng dait, pag parada ko diyan, hindi na. Dahil na nag-start. Oo. Kailan ako signal niya sa Atay Pintoy, ano? Oo. Oh. Pero kay Pintoy ay sigurado na meron niya. Balik mo na yung trip. Dahil niya hiniling? Ha? Hindi naman niya itong ano, bakit talaga tayo talaga tayo nagkakarga? Hindi siya nagawa. Ha? Hindi siya nagawa. Bakit tayo siya panginang ay? Ay. Kaibigan. Grabe mang kako, garaman yung tira mong ano, mahal. May dumating kaibigan na ano. Alternator. Siya na lang magbabaklas mga kaibigan at nagtitipid din ito ay makapagpasada po ba ay sila lang minsan ang gumagawa. Minsan po mga kaibigan, tinuturuan ko din sila. Ya, minsan sila lang nagagawa, tinuturuan ko na lang pag busy ako magmarami ang gawa. Ayan. Sila magbabaklas alternator. Kailangan, kailangan po mga kaibigan, malinis yan eh. Ito yung negative. Diyan tumatawid yung negative ng carbon brass. Wala pong tanggal muna battery bago mo tanggal ang alternator. Wala na po pala kaibigan ito. Hindi na pwedeng idugtong. Irerekta na natin mga kaibigan. Kasi pag nagdugtong pa tayo dito ayo. Wala na, sunog na. Direct na tayo dito. Gagawa na lang po tayo ng panibago.
Yan po mga kaibigan, pag walang eye terminal, gawa na lang tayo ng improvise. Mas matibay po yan, oh. Ayan, mga kaibigan. Improvise na lang po, Pasi. Mas maganda po yung ganyan kisa magdudugtong tayo. Ito po, direkta na natin. Hihinang po natin yan dyan. Nuto mo na yan, oh. Balik tada. Yan po mga kaibigan. Driver na lang ang nag-overhaul lang. Alternator, oh, nagre-refill. Dito po yan sa... akin. Siya na po ang nagagawa ng alternator. Kaya po ang mga driver dito, marunong na mag-repair. Sila na nagre-repair. May tutorial lang po. Okay na yan. Basta pag naggawa, yan. Driver na, naging electrician pa. Tawag po mga kaibigan niya na pinaparawis na po baga. Anong mahirap pag electrician? Kablag ka brad, oh. Ay buray niya nagublag ka pala. Pag naikaya brad, may gasolina dyan, oh. Sindihan mo na lang, madali yun. Ay mama, kaya pa ini. Hiro lang talagang pawis. Carbon lang siguro. Grabe ang ano, gurubag yung hali sa umahanan. Eh, manaliligan ay. Dunok ng laboy. Ay, nalang karili mabubuksan. Ay, haluin na ano, mga perang tao na. Ako, sarong taon na ako dyan ay. Kasi mga dating driver pa. Kasi yan ano? Ay, Fortaleza ba yan? Ah. May channel ka mong paran? Igwa. Daw. Ay, mainit pa. Mainit pa. Ay, pag-alay yan. Pipirik-pisik pa. Positive, mga kaibigan, carbon brass. Piligan mo na diretso. Kung pakal ka ng carbon. Anong klase? Piligan talang kasulid eh. Wala ka. Piligan mo na diretso. Ugo naman para diretso. Ayan, lost connection na, oh. Tapos, gano'n naman ang sa labor mo kayo. Ika mo na makakabit ka yan. Tawan mo lang ako ling mas kay 300. Okay. Sa repair, valve. Anong tatanggal niya? Ano lang? Hindi ko na dun sa... Hmm? Day-day. Hindi mo na ako. Magkaroon ang patungan si Laro sa mga ground. Magbabasag ng ano. Ay, yan. Ay, ako yan. Ano lang? Yan, yan, yan. Magagasgas ano. Juicy. Kanyang niya sa YouTube, hindi ko mula dito. Sa iba kayo, nagatog ka.
minimum 650. 250 nga ni kay Sias. 250? Hmm. Pagawa? May bulang dahil ito. Iyo? Pwede na sa'yo ito lang. Ay ba, yung puro. Natawad ng mga customer. Iyo, yan ang gusto ko sa'yo. Sabi mo kumang kayo, 300. Surat mo na lang sa akin. Ay, ano ka ba? 8 piso ka ba? Hmm. Pagawa ko kay ano ay... kay Binti Subagdi. Kaya naaraman kong araw doon kayo. Carbon brass. Napasama mga kaibigan sa vlog itong isang customer. Magbalik. Ay, hindi pagbalik yan. Ako makakabit naman. Dahil, duman? Oo. Sana, makin. Hindi. Mako lang. Iligan ko mula. Diba? Diba? Tama. Ito na ako kay Bus. Ay, guwapo pa ng gasolina. Kaya nililinig. Nailing pa rin si pagano ko dyan, baklas ko. Yan, ano ang bakalod mo lang ay set ba nini? Serong set. May, kaya kanyang carbon ay set ba? Ano nga, baka natin. Tapos ikay mo naman. May tricycle mo natin. Harap nga mga kaibigan, kasi po mataas po yung amperage, ayun, hindi po kaya yan ng 30 watts na panghinangan po yan. Yan, malakas man po siya, pero hindi po yan kaya hilaw yung pagkakaluto. Ayun, meron po ako man, meron po akong ginawa panghinang. Kumuha ko ng pwede po ninyong subukan ito mga kaibigan, pag wala kayong mataas na amperahe ng panghina, carbon brass ng everyday battery, kunin po yun yung gitna, clamp ninyo sa plies or sa anumang bagay na pwedeng sa vice grip, kaya gawa kayo ng clamp dyan. Yan. Ito yung positive. Alam nyo sa positive. Improvised soldering iron. Negative. Siyempre.
safety first. Alisin muna natin yung gasoline. Baka higupin. Yeah. Tapos naglagay ako sa negative ng clamp. Kita ko po sa inyo mga ka-wiring. Beginners. Ito na yung negative. Ito na po yung positive. Ano po? Yan. For example, ito na yung hihinangan. Ano po? Makikita po ninyo yung reaction. Yan po ang ihihinang natin dyan. Negative. Kabit natin sa negative. Yan, negative na siya. Yan po mga kaibigan, kontrolado lang yan. Huwag nyo kong didiinan masyado para kung naghihinang. Yan. Buo siya, dikit na dikit. Yan. Sunod natin itong improvised wire na ginawa natin sa starter. Tara po mga kaibigan, susubaybayan po ninyo at makakatulong po yan pagka ibawa malayo po sa inyo yung electrical shop at nakapanood po kayo mga tutorial, hindi na po kailangan, kung kaya naman natin ba't pa papaservice. Binabaga lang po mga kaibigan. Yan. Huwag muna po natin tatanggalin hanggang hindi po tumitigas. Pagka tinanggal po natin agad yan, mahuhulog siya. Ayan po muna natin. Ayan, pwede na. Ayan po yung result.
Okay na po mga kaibigan, assemble na tayo ulit. Wala na mga kaibigan yung mga ano, yung cameraman natin, saka yung dalawang bata na antok na, natulog na sa taas. Kaibigan. Yan po alternator na yan. Na-check na po natin. Carbon brush lang. Eh, yung driver eh siyempre medyo nag sa era po baga ngayon mga kaibigan, hindi naman po pwede nating presyuan ng mataas yan kasi siya na yung gawa. May 300 yung ano natin dyan, yung singil, siya naman ang magkakabit, siya naman ang tuturuan ko na tutorial. Ako na po mag-a-assemble kasi masilan po yung pagpasok niyan ng carbon. Bibigyan ko naman po siya ng ati na lang kami. Kasi mahirap po pagkabit ng carbon niyan, feeling maputol. Ay napakalayo po ng bibilihan ng carbon brush. 1 hour, balikan. Maganda po yung pagka-design ng starter na ito. Meron siyang lock sa ibabaw. Meron pang spring.
siguraduhin lang mahigpit. Yan mga kaibigan, okay na po yung starter. Check po natin kung gagana. Pantarin po natin na may kuryente. Negative, positive. Success po mga kaibigan. Maraming salamat po sa panonood. Bukas po magbablog po ako bukas. Yung po ay ibablog po natin bukas. Yan po. Kasi nawa, kasi po mga kaibigan, haba na po kasi yung video. Shout out po dun sa mga supporter po natin diyan. Maraming salamat po dun sa mga nag-comment doon sa timing belt na pinost ko po doon sa Facebook. Sa part 2 po ng aking pong pagbibideo doon sa timing belt po, doon po papakita ko po, i-share ko po sa inyo kung alin po yung mga talagang na-damage, ano po, kasi po tumama naman po yung doon sa mga nag-comment, yung rocker arm bumalaktot, yung saka bumalaktot po yung ano, yung balbo na. Okay po mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa susunod po, makita po tayo. Salamat po.